Good day mga ka-fixit! Paano nga ba umatras ng marahan sa manual transmission na sasakyan? Smooth acceleration in reverse. Yan ang ibabahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fix It Dennis, Fixing the Way We Drive. Okay mga ka-fixit, marami na rin po ako nareceive na tanong at request na kung paano daw po maka-atras ng marahan or dahan-dahan sa manual transmission na sasakyan. Kaya't naisip ko kung gawin itong video na ito. Okay? So gagawin na natin yan right away mga ka-fixit, wala nang paligoy-ligoy pa. Okay? So para maka-atras ng marahan mga ka-fixit, karamihan naman po ng mga sasakyan ngayon ay meron na pong ECU. Yan po ang engine control unit, which automatically gives gas, enough gas para makaarangkada ang ating sasakyan kapag nilagay natin sa clutch biting point ang ating clutch pedal. Okay? So para maipakita ko sa iyo yan, i-demo ko yan sa iyo ngayon. Okay? So tatapak lamang ako sa aking brake pedal, ibababa ko yung ating handbrake, clutch all the way down, reverse gear. Nasa reverse na po tayo ngayon at bibitawan ko na yung aking brake pedal. Ilalagay ko sa clutch biting point yung ating clutch, dahan-dahan, dahan-dahan. Ayan, nasa clutch biting point na po tayo. At dahan-dahang umaatras yung ating sasakyan. Okay? Yan po ay posible sa sasakyan na to. At ayan, pansinin mo ka-fixit ha. Pansinin mo ka-fixit, medyo lalakihan ko yung screen ng ating pedal para mas makita mo. Kapag nilalagay ko sa clutch biting point yung ating clutch at hinuhold ko siya at clutch biting point, umaarangkada na yung ating sasakyan paatras ng dahan-dahan. Yun ay dahil hinuhold ko siya sa ating clutch biting point. Pero kapag itinaas ko pa ng bahagya yung ating paa, medyo bibilis pa ng takbo ng kaunti yung ating sasakyan. Okay? So, paano nga ba umatras ng marahan? Very applicable to kung tayo ay magre-reverse parallel parking, reverse parking, 45 degrees reverse parking, 90 degrees reverse parking. Okay? So yung mga link ng mga video na yung mga parking episodes natin, maglalagay ako ng link ng video na yun sa upright portion ng video natin sa description below para panood mo. Okay? So ulitin natin yan. Papakita ko ulit sa iyo ngayon. Brake pedal muna tayo just in case para hindi matras ng diretso yung ating sasakyan. Yung ating handbrake, disable, clutch all the way down, reverse gear. Ganun ulit bibitawan ko yung ating brake pedal at ilalagay ko sa clutch biting point yung ating clutch. Ayan, umatras po tayo ng dahan-dahan at kapag nirelease ko pa yan ng bahagya, ayan, mas bibilis po yung ating pag-atras. Okay? So, kaya nangyayari yung mga ka-fixit kasi kumbaga fully engaged na yung ating yung connection between the engine and the transmission, no? Fully engaged na yung ating clutch at that moment, kaya mas bumibilis yung takbo ng ating sasakyan. So, paano nga ba natin mapapa-atras ng dahan-dahan yung ating sasakyan sa mga ganong klase ng senaryo? Simple lamang ka-fix it ang gagawin, no? I-hold mo ulit sa clutch biting point yung iyong clutch, okay? Para medyo bumagal yung pag-atras ng iyong sasakyan. So, ganito natin gagawin yan. Reverse gear, clutch biting point, okay? So, medyo bibilis yung ating takbo. I-hold mo ulit sa clutch biting point, eh, medyo bumabagal. Pwede ka rin mag-apply ng brake pedal, okay? So, ulitin natin. Ayan. At pwede tayo mag-apply ng brake pedal para bumagal yung takbo ng ating sasakyan. And mind you mga ka-fixit, medyo pababa itong kalsada na ito. No, ito pababa itong kalsada na ito, kaya mas mabilis yung pag-atras ng ating sasakyan. Pero para maipakita ko sa inyo mas maayos yan, gagawin natin yan ng pabaliktad dito sa medyo paakyat. Babaliktarin ko lang yung ating sasakyan. So atras lamang ako dito, ayan ha, clutch biting point lang yung ating ginagamit. Okay, tayo ay aabante dito. At tayo ay aatras. Ayan, clutch biting point. Pinapakagat ko lang sa clutch biting point yung ating clutch ha. Ayan. So medyo hirap yung ating clutch, no, napaakyatin yung ating sasakyan dahil medyo inclined itong atrasan na to. So ang gagawin natin, magbibigay tayo ng gas.
lalampasin ko lang yung tricycle. Eh, maglilagay tayo ng gas 1000 RPM at ilalagay ko sa clutch biting point yung ating clutch. Yan. Pansinin nyo ka-fix it ha. Yung clutch biting point na yung gagamitin ko. Kaya nahihirapan yung ating sasakyan na umatras. Ayan, nahihirapan siya. Nanginginig. So kapag ka ganyan mga ka-fix it, ang gagawin mo, mag-add ka na ng gas. Yan. O pansinin mo na wala na yung panginginig. Smooth na yung kanyang pag-atras. Okay? So, casing point mga ka-fix it, ibig sabihin, nakaka-apekto din po kung paakyat o pababa yung kalsada na ating inaatrasan. So kanina nung pabaliktad tayo umatras dahil medyo pababa tong kalsada na to, syempre mas mabilis yung pag-atras natin. Pero dahil paakyat na po tayo ngayon, mas mabagal na yung pag-atras natin at kailangan na nating suportahan ng gasolina. Okay? So try pa natin yan ulit. Aatras ulit ako dito. Clutch biting point. Ayan o, nahihirapan siya. Nahihirapan. O, so mag-add na ako ng gas. Yan. So paano pa natin pababagalin yung pag-atras natin at this moment? So ang gagawin ko lamang, aalisin ko sa clutch biting point yung ating clutch just by pressing it down. Aalisin ko siya sa biting point and ibabalik ko lang siya ulit sa biting point. Ayan o. Okay? So dahan-dahan na po tayo. So pwede rin naman na ganito ang gawin mo. So reverse gear. Ayan. Mag-add ako ng gas 1000 RPM then clutch biting point para umatras yung ating sasakyan. Ayan. Then aalis-alisin ko siya sa clutch biting point at sa moment, ayan, binabaon ko ulit yung ating clutch pedal tapos ganun ulit. Gasoline 1000 RPM then clutch biting point. Ayan, aalisin ko ulit siya sa clutch biting point, magdadahan-dahan ulit yung sasakyan. Then bigay ulit ng gas, clutch biting point. Ayan, dahan-dahan ulit yung umatras. Then aalisin ko ulit siya sa clutch biting point at bibitawan ko yung accelerator pedal. Okay? So bakit ko siya inaalis-alis sa clutch biting point? Kaya ako po ginagawa yun para hindi po masyadong uminit yung ating clutch friction disc at hindi po ito magresulta sa unnecessary wear and tear ng ating clutch na pwedeng magresulta sa pagkaka-overheat nito. Yun yung nangangamoy yung clutch. Kaya ko siya inaalis-alis sa clutch biting point. So, casing point mga ka-fix it, yung ginagawa ko pong method kanina, gas then clutch method, sa pag-reverse, yun din po yung ginagawa natin kapag tayo ay umaarangkada. So pansinin mo, pag-aarangkada tayo, brake pedal muna, disengage ko yung ating handbrake, forward gear, first gear, so gas 1000 RPM, clutch biting point para umarangkada yung ating sasakyan. Ayan, oh, kita mo, same method din yung ating ginawa sa pag-arangkada, ganun din naman sa pag-atras. Parehong-pareho yan, ang pinagkaiba lamang, imbis na forward gear ka, which is first gear, sa reverse nakalagay yung iyong transmission or reverse ang naka-engage sa iyong transmission. So parehong-pareho lamang yan. Okay? Disengage ko ulit yung ating handbrake. Reverse gear, gas, 1000 RPM, clutch to the biting point para umarangkada yung ating sasakyan paatras. Okay? Yan. So para bumagal yan, babaon ko ulit yung ating clutch. Ayan, clutch all the way down. Tapos bibigyan ko ulit ng gas. O, clutch to the biting point, dahan-dahan ulit yan. Ayan, pag gusto ko ulit bumagal, babaon ko ulit yung ating clutch pedal, tapos hindi na akong bibigay ng gas. So ganun lamang po yun mga ka-fix it, para makaparada ka ng mas marahan. Pero kagaya nga ng ginagawa ko nung umpisa ng video na to, clutch biting point lamang yung ginagamit ko para mas mabagal yung pag-atras ng ating sasakyan. Mas mabagal yung pag-atras ng sasakyan at that point, kasi nagbibigay lamang yung ECU ng enough gas sa engine para makaarangkada siya at a very slow speed at a very manageable speed. Pero mas maiging wag mong gagawin yun kapag ka nasa ano ka, sa inclined or pababang kalsada. Mas applicable yun sa mga lugar na kung saan or parking na kung saan patag yung kalsada. Okay? Kasi delikadong gawin yun, lalong-lalo na sa inclined, mamamatayan ka ng makina kasi mahihirapan yung engine mo na parang kadahin ng reverse yung iyong sasakyan without giving any gas. Okay mga ka-fix it? I do hope na sana nakatulong sa'yo itong video na to. Casing point mga ka-fix it, hindi ko na nabanggit kanina sa video na ito yung mga safety precautions natin kasi masyado nang hahaba yung masyado ko nang pahahabain yung video, no? So be careful lamang kapag ka umaatras ka. Gamitin mo yung mga side mirrors, rear view mirrors at siguraduhin mo na wala kang anything or anyone na pwedeng matamaan sa likuran
bago ka umatras. Okay? Siguraduhin mo na safe ka before you proceed on reversing and forwarding your vehicle. Anytime makaka-fix it. Okay? So, abante ko lamang ulit. Okay mga ka-fixit, I do hope na sana nakatulong sa iyo itong video na to. And I would like to end this video by saying, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin na sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. And that concludes our episode for the day. I do hope na sana nakatulong sa iyo itong video episode natin ngayong araw. So kung di ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Once again, I'm Dennis of Fix It Dennis saying, hanggang sa muli, paalam!